Anak at na Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na sa ating dumarating ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpala at puno ng kagalakan na Linggo ng umaga sa inyo pong lahat. Nabanggit ko po ang kagalakan pagkat ngayon po ay Gaudete Sunday, Linggo ng tuwa at galak. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sinindihan po natin ang pangatlong kandila, kandila ng mga shepherds at ng matagpuan ng mga pastol, ang Mesiyas, tuwa at galak ang nasa kanilang kalooban. Nung unang linggo, sinindihan natin ang kandila ng mga propeta, Candle of Hope. At nung nakaraang linggo, Candle of Bethlehem. At ito po ay ang pook na sinilangan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong kandilang yon ay sumasagisag ng kapayapaan. At itong ang ikatlong linggo ay tuwa at kagalakan. At ito pong linggong ito ay nagsisilbing Advent Part 2. Pagkat kahapon ay ang Advent Part 1, preparing for the coming of the Lord at end times. Ay ngayon po naman ay we are preparing for the coming of the Lord on Christmas Day. Kaya naman ang ating kalooban, buo nating pagkatao ay dapat preparado sa kanyang pagdating. Nakahanda ba tayo para siya'y patuloyin sa ating buhay at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon na ng iligtas ng Panginoon yung mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinabtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung papaanong ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilikap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit, saling lahi. Binusog niya ang mabuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos.
Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudiyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat, magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya,
sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli isa pong mapagpala at puno ng kagalakang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay tatlo na ang kandilang sinindihan at nabanggit ko po sa inyo na tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng Advent preparation. Nung pong unang bahagi, mula noong unang linggo ng Adbyento hanggang kahapon, Advent Part 1. Preparing for the coming of the Lord at end times. Sa katapusan ng panahon, hindi natin alam yon. Subalit, alisto, dapat preparado tayo. At simula sa araw na ito, Advent Part 2, Preparation for the Coming of the Lord on Christmas Day. Kaya the liturgy is facilitating us to mend our ways. Pakibigkas po nating muli. To mend our ways. Mend our ways. Panibaguhin ang ating buhay. Pagkat sabi natin, ang Adbyento at Pasko ay pagbabago sa buhay ng tao. Kung yung Diyos na unang magbago, pagkat ang talagang kahulugan po ng Pasko ay pagtawid. Pakibigkas nating muli, ang Pasko ay pagtawid. Tumawid yung Diyos mula sa pagka-Diyos papunta sa pagkatao. E tayo rin, gayon, mula sa luma at makasalanang buhay, tatawid tayo papunta sa pagbabago. Kaya may point of departure and point of arrival. Sabi dun sa unang pagbasa, ang puso ay nagpupuri, nagagalak sa Espiritu. Pagkat yung Espiritong banal ang dapat na pumupuspos, sumasanib sa atin to purify our lives. Dalisayin ang buhay. Kaya naalala ko yung awit. Karaniwang awit nun ay ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na tagapagligtas. Yung mga seminarista, pagka may inoordinahang pari, iba naman ang version. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya tayo po, napakaraming paghimig, tunes, and arrangement ng mga musical composition. Ang tao po na natutuwa at nagagalak, napapaawit, kahit na siya'y namamalantsa, naglalaba, naliligo, o kung ano man ang kanyang pinagkakaabalahan. There is something different from the ordinary.
At ito po'y hamon sa ating lahat upang i-develop sa ating katauhan ang talagang pagbabago. Tanda na kita'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Si Propeta Elijah, ipinagtanggol niya ang kadalisayan ng pananampalataya sa iisa at tunay na Diyos ng Israel. The purification of worship, sasambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya sabi sa ating ebanghelyo, ang katangian ng pagiging propeta. The three qualities of a prophet. Ang una, ang pagpapatotoo sa ilaw, sa liwanag. Kaya tayo po na mga Kristiyano, kung talagang Kristiyan ka at naturingan pang Kristiyanong Katoliko, ibig sabihin yung pagkakristyano mo ay hindi lamang sa relihiyon mo. Dapat ang pagkakristyano mo ay tunay, available para sa lahat. Na yung dasal mo, yung buhay mo, ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi ibinabahagi mo sa iyong kapwa-tao. Kaya hamon sa atin na yung tuwa at galak ay hindi lamang sa ating sariling kasiyahan, dapat ito'y ibinabahagi natin sa ating kapwa-tao. Kaya hamon sa atin to testify to the light. At para ikay talagang magpatotoo sa kaliwanagan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yung buhay mo, yung ugali mo, yung mga inaasal at mga pinagkakaabalahan mo ay nagdadala ng grasya sa iyong kapwa-tao. Kaya yun po ay matinding hamon sa atin. Hindi ka namumuhay sa dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Namumuhay ka sa kaliwanagan bilang anak ng Diyos. Palakpakan natin pong muli ang Panginoon. Ang pangalawang katangian ng propeta, tinig ng Diyos sa kanyang kapwa-tao. Kaya prophetic voice, kung ikay mayroong prophetic voice, ang usap mo, ang salita mo, may impact sa iyong kapwa-tao. Convincing. Pagkat yung iyong salita, ugali, at mga gawain, nakikita sa iyo ang presensya ng Diyos. Tingnan nga yung katabi mo, kung naaaninaw mo yung presensya ng Diyos sa kanyang mukha. Bibigyan ka ba niya ng regalo? Baka naman ipagdadamot sa iyo. Sapagkat ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay dapat ibinabahagi natin sa isa't isa. Evangelizing, bringing the good news of salvation to people. At dapat yung buhay natin, yung tinig natin, bagong lakas at pag-asa para sa ating kapwa. Pakibigkas natin muli. Ako ay dapat maging bagong lakas at pag-asa sa aking kapwa. Yan po ang hamon sa atin. Magdilang anghel at hindi magdilang demonyo. Magsabi ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Pagkat ang tunay na Kristiyano nabubuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya dalhin natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. Dalhin natin ang sa ating kapwa-tao ang mabuting balita
na yung Diyos ay namamahay sa ating katauhan. God is for us. God is with us. Emmanuel. At yung pangatlong katangian ng propeta, kababaang loob. Service in humility. Pakibigkas nating muli. Service in humility. Mapagpakumbaba. Sabi natin, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban. Kaya ang kabutihan ng kalooban ay katulad ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ng mahal na Birhen Maria, at higit sa lahat ni San Jose. Ito pong Advent Part 2 ay ilalahad sa atin kailangan ng Diyos ng pamilya ng tao na tatanggap sa Kanya. Katulad ni Maria at Jose, very open and available openness nang tanggapin nila ang kalooban ng Diyos upang ang Diyos ay magkatawang tao, may pamilyang tatanggap sa Kanya. Kaya sana po ang ating buhay pamilya, ang ating buhay bilang mapanag-utan, good and effective parenting has utmost generosity in receiving God sa kanilang buhay at pagkakabuhay. Nabubuhay sa biyaya at pagbabiyaya ng Diyos upang ito ay makapagbigay ng nababuting halimbawa sa kapitbahayanan, sa mga pook na pinangyayarihan ng ating gawain. As a people of God, as a synodal church, magkakasamang naglalakbay patungo sa paghahari ng Diyos. Nawa po ang ating mga mata ay may mata ng prism of faith. Kahapon ko pa nabanggit yung salitang prism. Kasi pag po ikay tumitingin sa aparatos na ito, nakikita mo ang multifaceted color. Iba't iba ang kasuotan ninyo, ano? Iba't iba din ang mga tagitab ng mga ilaw sa ating kapaligiran na nagbabadya, humahalina, umaakit sa ating na tayo ay matuwa at magalak pagkat ang Diyos dumarating sa ating buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayan man ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok-lok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na sa atin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao.
Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingin natin ang pagpapalang dulot ng ating paghihintay sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Sasambitin po natin sa mga panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno sa simbahang Katolika, ay magabayan nawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palalaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na bumubuo sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin din pong ipagdasal ang kapayapaan sa Ukraine, Russia, kapayapaan sa gitnang silangan, Hamas, Israel, sa Gaza Strip, maging dito sa ating bansa at mga kapitbahay na mga nasyon, nawa ay ang pagpapahalaga natin sa kapayapaan ay kita'y maging sanhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At yung pong mga hindi makauwi ngayong Christmas season na nasa malalayong pook, maging yung pong mga taong ipinagdarasal at samo natin kay Santo Padre Pio. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos, mapagkalinga naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa magitan niya
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinatapos mong tunay, Panginoon Jesus, naming mahal.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nagdiriwang ngayon ng kanyang 87 kaarawan at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang mga nasa advocacy for social justice and peace, restorative justice at gayon din po ang advocacy for environmental concern. Maging yung mga nagpo-promote ng human life, human dignity and human rights. Maging yung pong mga nagsasagawa ng relief, rescue, rehabilitation na mga naapektado ng digmaan, karahasan, mga trahedya at gayon din po ang mga apektado ng kalamidad sa diwa ng alay kapwa. At ipagdasal din po natin ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Disyembre, yung mga nagsasagawa ng family reunion, Christmas party, at yung pong mga hindi makauwi ngayong Christmas dahilan sa mga gampaning gawain. Yung iba po ay shifting, kung uuwi ka ng Christmas, ikaw naman ang taong bahay sa New Year. At gayon din po ang ating mga samot dalangin kay Santo Padre Pio, yung mga nasa public and government service at mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at gayon din ang lahat na mga pumanaw. Nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Third Sunday, Gaudete Sunday blessing sa isa't isa. Peace be with you. Thank you.
Lakasan ang inyong loob, kayo ay huwag matakot, dumarating ang poong Diyos upang tayo ay matubos at sa Kanya'y makadulog. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawa pong second collection mamaya, ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kaipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ikaapat, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ikalima ng hapon. Maliban sa December 17, araw ng Linggo, ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaayayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa nating papa na ating pamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya. At mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal
gamit ang mga paraliturgical na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon sa aming diocesan project, ang bahay pari na magsisilbing tahanan sa mga may karamdaman at nakatatanda naming mga pari. Salamat po sa inyong panalangin, donasyon at tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and ask for God's blessing. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina na. Salamat sa Diyos. A meaningful and joyful Christmas sa inyo pong lahat.